Gandang umaga po sa inyo lahat. Morning po. Salamat po at nandito kayo upang makapakinig ng salita ng Panginoon. Kanina po ay tinangka ng kalaban na ako'y hindi makapagsalita, napatid po ako dyan. Medyo tumama yung ulo ko, buti okay naman po. Ito, nakita niyo naman, nakatayo pa ako. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin naman ang Panginoon. Alam niyo, salamat po sa Panginoon at ako'y binigyan ng pag-iingat. At bago po pala ako magpatuloy, binabati ko yung kababata ko. Ayun, no? Tagal natin din nakasama ang ating kapatid na Danny Manuel. Pakitayo nga po para makilala kayo. Ayan. Yan ang nakababatang kapatid ni Ate Mila. Hindi, mas matanda po siya kay Ate Mila. Okay. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay nabigay sa aking topic ay sumampalataya kayo sa akin. Ang salita po nito ay ang ating Panginoon na makikita po natin doon sa akin pong binasa kaninang talata. Ang sabi po, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Okay? Alam niyo po, bago po natin tingnan yung ating pong pag-aaralan, ay pakitest po yung at ayan. Meron po ang isang kwento tungkol po sa the bulletproof vest. Sa isang paaralan daw po ng mga pulis ay nag-aaral sila tungkol dun sa bulletproof vest. Sabi ng instructor nila, pag yung mga suit yung bulletproof, pag kahit barilin kayo dyan, hindi tatagos ang bala sa bulletproof vest. Bilang patunay, yan, babarilin ko, sabi niya. Merong isang manikin na nakasuot ng bulletproof, binaril. Mga tatlong beses pong binaril yung bulletproof vest. Tapos, kinuha ng instructor, tingnan nyo, hindi tumagos sa manikin. Ngayon naman, sino sa inyo magbo-volunteer para barilin ko na nakasuot ang bulletproof vest? Wala ho nag-volunteer. Alam nyo ho, sa Psalms 3:3, ang sabi po, the Lord is my shield. Ang Panginoon ang aking kalasag. Ngunit maraming tao po, katulad ng ating illustration, nakita na nila yung pruweba. Nakita na nila na hindi tatagos yung bala, pero ayaw pa rin nilang mag-volunteer. Lalo po kaya sa isang Diyos na hindi nila nakikita. Sa isang Diyos na nagdududa pa rin sila. Kaya mahalaga po yung ating pag-uusapan ngayon. Ang sabi po, sumampalataya kayo sa akin. Ang talata po natin ay medyo mahaba, 1:14, 1-11. Kaya ang gagawin po natin, gagawin natin itong pagbasang tugunan. Kaya kayo po ay tatayong lahat at tayo po ay magbabasa. Babasahin po natin ang ating talata sa pamamagitan ng pagbasang tugunan. Pagkati, tagapanguna po ang magsasalita. Kapag kay, ang kapulungan. At L, tayo pong lahat. Okay?
Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiya na kami. Sumagot si Jesus, kaitagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Tayo pong lahat. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Maraming salamat po. Pwede na po tayong makaupo. Ang sabi po sa binasa nating mga talata, ang pinakaludo po nito ay sinabi ni Jesus, sumampalataya kayo sa akin. Sumampalataya kayo sa akin. Ito po yung gusto ni Jesus na mangyari sa ating buhay. Alam niyo po, sa aking pag-aaral, naibigay po sa akin ni Pastor ang topic na ito ay nag-research po ako at meron po akong nakita doon sa aking pag-research. Ang pananampalataya daw po pala or faith ay mayroong tatlong elements. The three elements of faith o tatlong elemento ng pananampalataya. Ito po ay para matandaan natin ay nilagyan ko ng palatandaan na KSP. Ano ba yung KSP, mga kabataan? Kulang sa pansin. Bagay, naisip ko rin. Ang pananampalataya sa panahon to, kulang sa pansin. Dahil tayo, kanina nga, nag-aaral kami ng mga kalalakihan, kaming dalawa ni Jean. Maraming tao ngayon, nababagabag sa maraming bagay. At yung pananampalataya, KSP. Pero may iba palang kahulugan ang KSP. Sabi po, yung unang elemento, upang sumampalataya ka kay Jesus, kailangan kilala mo kung sino siya. Paano ka nga naman mananampalataya sa hindi mo kilala? Sabi ng mga Kristiyano, Kristiyano ako, kilala ko si Jesus. Mga kapatid, marami pa rin pong sinasabing Kristiyano sila, pero hindi nila kilala yung dapat nilang mabigyan ng kanilang pananampalataya. Ang susunod pong elemento, upang sumampalataya ka kay Jesus, kailangan
sumunod ka sa kanyang kalooban. Totoo po, sumunod ka sa kanyang kalooban. At ang ikatlo po, upang sumanampalataya ka kay Jesus, kailangan may pagtitiwala ka sa kanyang kapangyarihan. So, maiksi lang po ito. Kaya po, nagpalagay ako ng timer para hindi po mapahaba. So, yung unang sa KSP, at sabi po, kilalanin mo kung sino si Jesus. Sa 1:14-8 na binasa natin kanina, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang Ama at masisihan na kami. Parang sinansala siya ni Jesus dito eh. Sumagot si Jesus, sabi, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi pa niyo ako kilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Parang nagalit si Jesus kay Felipe, no? Dahil hindi niya gaanong kilala si Jesus. Sabi po, upang mabigyan natin ng pagkilala ang ating Panginoon at sumampalatay tayo sa Kanya, kailangan kilala natin si Jesus. Hindi ka maaring sumamba sa Diyos na hindi mo kilala. Noong nagpunta si Pablo sa Atenas, habang sila ni Timoteo ay naglalakad, ay nakakita siya ng mga iba't ibang Diyos-Diyosan sa Atenas. Sa Greece po ito. At mayroong isang Diyos, isang nakalagay doon, ang sabi daw po, napansin po ni Pablo ang ganitong salita. At siya po ay nabagabag. Sabi po, sabi po sa talatang 23 ng mga gawa 17, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, ay nakakita ko ng isang dambana may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi nyo nakikilala, ang siya kong ipinapayag sa inyo ngayon. Ngayon po, napakahalaga po na sa ating pananampalataya, sa ating pong pagkilala sa ating Panginoong Jesus, kilala natin siya. Paano po ba natin kikilalanin si Jesus? Kilalanin natin si Jesus bilang Mesiyas at tanging daan ng kaligtasan. He is the Christ, the promised Messiah who came to earth to save His people from their sins. Siya po ang Messiah na dinala sa mundo para iligtas ang tao sa kanilang kasalanan. Kaya po, sa binasa po natin kanina, sabi, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay at walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dapat po kilalanin natin si Jesus bilang ang tanging daan ng ating kaligtasan. Nakalulungkot po na maraming pa rin mga tao sa panahon na iyon na sinasabing Kristiyano sila, pero marami pa rin po silang mga Diyos na tinatawagan. Napakalinaw po sa ating talata na sinasabing siya lamang ang daan. Siya lamang ang katotohanan at ang buhay. Walang iba po na dapat tayong tawagan kundi ang ating Panginoong Jesus. Upang sambahin siya, dapat siya lamang po ang ating tatawagan.
Kilalanin po natin si Jesus bilang Diyos. Meron po mga sekta ngayon na hindi pa rin po kinikilalang Diyos Jesus. Isang sekta nga po ng reliyon. Ang sinasabi nila, Jesus is not God, but man. Kaya tinawag silang Iglesia ni Batman. Kasi hindi na ayaw nilang kilalaning Diyos Jesus. Ngunit napakalino po sa ating pong binasa kanina, sumagot si Jesus. Kahit tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi niyo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Napakaliwanag po. Ang nakakita kay Jesus ay nakakita na sa Ama. Hindi niya lang masabi, ako rin yun. Kung sino yung Ama, ako rin yun. Bakit sinasabing pang ipakita sa amin ang Ama? Sa 1:10:30 po ang sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. So maliwanag po na si Jesus ay dapat kilalanin natin bilang Diyos. At upang tayo ay sumampalataya sa Kanya, kailangan po kilalanin natin siya bilang Diyos. Itanong po ni Moises kung ano ang pangalan ng Diyos na ipapakingalan niya sa Israelita. Kung matatandaan niyo po, umakyat ng bundok si Moises at nakakita siya doon ng burning bush o yung nagliliyab na puno. At kinausap siya doon ng Diyos. Sabi niya, inutusan siya ng Diyos, palayain mo ang aking mga tao. Paano po sila maniniwala sa akin? Ano po ang sasabihin ko na pangalan nyo? Tingnan nyo po sa Exodus 3:14. Ang sabi po, sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na isinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sino po ba yung ako nga? Kung bubuksan nyo po sa 1:8:58, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Makikita po natin, sabi po nung iba, hindi daw claim ni Jesus na siya ay Diyos. Marami pong mga talata sa Bible na nagpapatunay na si Jesus ay ang Diyos. Sabi ko, bakit ako'y si ako nga? Alam niyo kasi sa mga Hebrew, sa Hebreo, hindi po nila pwedeng banggitin ng tuwiran ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya nung tanungin si Moises ang Diyos, sabi niya, ako'y si ako nga, yun ang aking pangalan. At mapapansin po natin na ito din bilang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang sarili, sinabi, ako'y ako na. Upang sumampalataya ka kay Jesus, kailangan kilalanin mo siya bilang Diyos. Susunod po ay sumunod sa kanyang kalooban. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan po yung ating binasa kanina. Napakahalaga po sa pangisamba kay Jesus ay sumunod tayo sa kanyang kalooban. Sabi po sa talata, siya ang daan. Wala na pong daan na dapat tahakin
ang mga mananampalataya, kundi ang daan na itinuturo po ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang daan na kanyang itinuturo? Maging mabuting Kristiyano tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito po yung tinuturo ng ating Panginoon. Episode 5:8, sabi po, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon'y nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon nang nananapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Makikita po natin sa talatang ito na kailangan mamuhay daw po tayo nang wala sa kadiliman. So 1.9.31, sabi po, alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakikinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Hindi po tayo makakalapit sa ating Panginoon kung hindi po tayo susunod sa Kanyang kalooban. Hindi po tayo maaaring sumampalataya sa Kanya kung hindi po tayo susunod sa Kanyang kalooban. Ang susunod po ay pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Sa binasa po natin, sabi, maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kapag ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Sabi po, nung nabasa ko, imposible na ang isang mananampalataya ay sumamba kay Jesus kung hindi nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Kailangan po, kung tayo po ay naniniwala sa Panginoon, kailangan din po maniwala tayo sa Kanyang kapangyarihan. Kaya sinabi niya sa mga alagad, maniwala kayo sa mga ginagawa ko. Nakasama na po nila si Jesus. Nakakapagtaka naman itong mga alagad na to. Nakasama na nila si Jesus sa maraming pagpapagaling na ginawa niya. Nakasama nila si Jesus sa pagpapakain ng 5,000 sa pamamagitan lamang ng 2 isda at 5 tinapay. Nakasama nila si Jesus sa pagbuhay kay Lazaro at sa pagpapagaling sa mga bulag, sa mga pilay. Ngunit, sinabi pa sa kanila ni Jesus, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Ngayon niyo po, ito po yung bilin sa atin ngayong umaga. Kailangan po, anuman po yung ating mga dinadala ngayon. Alam ko marami tayong mga dinadala. Hindi naman po exempted ang mga Kristiyano sa mga dalain sa buhay. Kailangan lang po magtiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan. Sabi po, ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus ay nangangahulugan ng pagtitiwala sa Kanya ng buo at walang pag-aatubili. Kung tayo daw po ay magtitiwala para tayo manampalataya sa Kanya, kailangan pagtiwalaan po natin tayo na natin siya ng buo. Hindi kalahati, hindi one-fourth buo. Pero minsan, no, pag dumadating na tayo, dumaranas na tayo ng mga problema sa buhay, parang nawawala yung ating pananampalataya.
Kailan sabi po, kailangan yung pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Isang tagpo sa bagong tipan, bago ni Jesus pagalingin ang isang bulag, ay tinanong niya muna sila, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo. Opo, Panginoon, sagot nila. Hindi po niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ito sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. Makikita po natin yan sa Mateo 9:28-29. Nakita po natin na dahil sa pananampalataya nila, yung mga bulag nakakita. Makikita na sa mga talata na pinagtiwalaan lamang nila ng mga bulag ang kapangyarihan at kabutihan ng Panginoon at sila'y nakakita. Mga kapatid, ano man po yung dinaranas nating mga problema, ano man, maaaring tayo ay may mga karamdaman, meron tayong iniinda, mga kapatid, magtiwala lamang po tayo sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan at kabutihan. Sabi nga po sa 1 Pedro, talatang 4:19, kaya nga ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Napakahalaga po ng pagtitiwala sa kapangyarihan ng Jesus upang siya ay sambahin at ibigay ang ating pananampalataya sa kanyang makapangyarihang pangalan. Sabi nga po ng Panginoon, sumampalataya kay sa akin. At gaya po ng napag-aralan natin, para matandaan nyo kahit nasa bahay na kayo, meron pong tatlong elemento ang pananampalataya. Tayo po lahat ito, sabay-sabay natin bigkasin. Kilala mo kung siya sumunod sa kanyang kalooban, pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan. Thank you.
sa pagpupulit pag samba. Tumayo at parangalan natin ang ating Diyos. Sangka pag-alayan ng awitin buhat sa puso, itataas ang iyong pangalan sapagkat ika'y dakila, walang hanggan ang iyong paghahari. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, na muli ay binigyan mo po kami ng kaisipan na kailangan po kilalanin namin ikaw bilang aming Diyos. Kilalanin ka namin, Panginoon, bilang tagapagligtas, Panginoon. At kami, Panginoon, ay sumunod sa lahat ng iyong mga layunin para sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, kailangan po kilalanin namin po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na ikaw lamang po ang siyang gagawa sa aming buhay. Sa iyo po ang pagsamba namin ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus.